Yo, maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito, mga kaibigan. Dyan, Vince Regachuelo nga po pala sa inyong harapan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga signs na matalino ang isang tao. Kaya malalaman mo sa video na ito kung matalino ka nga ba talaga. Iba-iba tayo ng definisyon ng pagiging matalino, di ba? Yung iba sinasabi nila na matalino ang isang tao kapag marami siyang alam, kapag mataas yung pinag-aralan niya. Yung iba naman, sinasabi nila na matalino ang isang tao kapag marunong siyang magplano sa mga bagay-bagay. Yung iba naman, sinasabi nila na matalino ang isang tao kapag talented. So lahat ng opinion na yan, lahat ng paniniwala na yan, totoo naman. Wala namang mali dyan. Pero dito sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga signs na matalino ang isang tao para naman lumawak pa yung nalalaman natin kung katalinuhan ng pag-uusapan. At para malaman mo na rin kung matalino ka nga. Unang sign na matalino ka nga. Ito ay kapag yung mga nalalaman mo ay galing mismo sa'yo at hindi galing sa ibang tao. Yung tipong ikaw talaga mismo ang nag-isip, utak mo talaga mismo ang ginamit mo. Yung ibang mga tao, nagyayabang sila na sabihin na matalino daw sila dahil meron silang nalalaman sa history. Feeling nila sa sarili nila na matalino na sila kasi alam nila yung nickname ni Jose Rizal, which is Pepe. At alam nila yung tawag sa tatlong paring martir nung unang panahon. Ito ay gumbursa. Matalino na daw sila. Pero para sa akin, hindi ko kagad masasabi na matalino ka kung alam mo yung mga bagay na yan kasi yung mga sagot mo ay nanggaling sa ibang tao. Hindi mo naman malalaman yan kung walang nagsabi sa'yo. Para kasi sa akin, masasabi ko na matalino ang isang tao kapag kaya niyang sagutin yung mga ganitong klase ng tanong. Halimbawa lang, bilang mamamayang Pilipino, ano ang pinakamalaking may aambag mo sa Pilipinas? So yung sagot dyan, manggagaling lang sa'yo. Hindi yan manggagaling sa iba. Kapag nasagot mo ng tama yan, convincing talaga yung sagot mo. Yung tipong mapapa 100%, perfect score ka na kagad para sa mga taong makakarinig, isa yan sa mga sign na matalino ka nga. Kasi yung sagot mo nanggaling mismo sa'yo eh. Isa pang halimbawa nito ay kapag halimbawa nalulugi na yung business mo. Siyempre kapag nalulugi na yung business mo, kailangan mong mag-isip ng mga bagong pakulo, mga bagong strategy para yung business mo maging masigla ulit. At kapag yung mga naiisip mong strategy ay naging effective para maging masigla at lumago yung business mo ulit, so isa yun sa mga sign na matalino ka nga talaga. Kasi yung mismong idea nanggaling mismo sa'yo. Pwede naman maging matalino ang isang tao kahit yung mga alam niya ay nanggaling sa ibang tao. Ito ay kung mareretain sa utak niya. At yun na yung number 2 natin. Number 2 natin na sign na matalino ang isang tao kapag nareretain sa utak niya yung mga mahalagang bagay na dapat niyang malaman. Best examples dito ay yung mga professionals. Yung mga lawyer, yung mga doktor, mga teacher, mga engineer, mga ganun-ganun, mga professionals. Kasi mula nung estudyante sila, hanggang ngayon na nagtatrabaho na sila, yung knowledge nila nasa kanila pa rin. Hindi nila nakakalimutan. Lumipas yung ilang araw, ilang buwan, ilang taon, nasa kanila pa rin yung knowledge nila, di ba? Nagre-retain sa utak nila. So, kapag ganun, isa yun sa mga sign na matalino talaga. Kasi yung mga alam nila, nanggaling lang din naman sa ibang tao yan eh. Tinuro lang din sa kanila ng mga teachers nila noon. Pero hanggang ngayon, nagagamit nila. Kasi nga, nagre-retain sa utak nila. At kapag ganun nga, isa pa rin yun sa mga sign ng pagiging matalino. Kaya kapag yung mga mahalagang bagay ay nagre-retain sa utak mo, hanggang ngayon, alam mo pa rin. Isa yun sa mga sign na matalino ka nga talaga. Pangatlong sign na matalino ka nga talaga, ito ay kapag marunong kang magpatawa. Kahit hindi ka magaling magpatawa, kahit hindi na magaling, basta marunong lang. Isa yan sa mga sign na matalino ka nga talaga. Kasi yung pagpapatawa, napakahirap niyan eh. Utak ang gumagana dyan. Kaya napapansin nyo, o kung napapansin nyo sa mga komedyanteng kilala natin, sa bibig nila mismo nang gagaling yung mga sinasabi nila, di ba? At natatawa tayo sa mga sinasabi nila. At yung mga sinasabi nila, yung mga pagpapatawa nila, hindi mismo nang galing sa ibang tao, nang galing talaga mismo sa kanila. Kaya ikaw, kapag marunong kang magpatawa, kapag may sense of humor ka, isa yan sa mga sign na matalino ka nga talaga. Ako kahit may sense of humor ako, aminado ko na minsan nahihirapan din ako magpatawa. Lalo na kapag gagawa ko ng mga content kung saan may matututunan yung viewers ko. Kasi gusto ko habang may natututunan yung mga viewers ko, gusto ko na natatawa din sila. Pero nahihirapan akong gawin yun madalas. Minsan ko lang nagagawa yun. At kapag ako naman ay gagawa ng mga content kung saan matatawa ka lang,
wala ka talaga matututunan. Matatawa ka lang, nagagawa ko yun. Hindi ko magawa na pagsabayin yung may matututunan ka at matatawa ka rin. Kasi mahirap talagang magpatawa. Mahirap magpasaya. Kaya ikaw kapag marunong kang magpatawa, congrats, matalino ka. Kasi isa sa mga katotohanan sa mundo ay yung madaling magseryoso. Madaling manira ng ibang tao. Pero mahirap magpasaya at magpatawa. Pang-apat na sign na matalino ang isang tao, ito ay kapag marami siyang kayang gawin ng sabay-sabay o multitasking yung tawag natin. Multitasking yung tawag natin sa ganyan, di ba? Kapag marami kang ginagawa at kayang-kaya mo silang pagsabayin, multitasking yun, isa yun sa mga sign na matalino ka nga talaga. Kasi karamihan sa atin, nalilito na yung utak natin kapag marami tayong ginagawa ng sabay-sabay. Hindi na natin nagagawa ng tama, hindi na natin nagagawa ng maayos. Yung ginagawa ng iba, habang nanonood ng TV, nagsasaing. Kapag masyadong nag-focus sa TV, masusunog yung sinaing. At kapag masyado namang nag-focus sa sinaing, masusunog yung TV. Eh hindi naman, hindi naman masusunog yung TV. Mamimiss niya lang yung mga serye sa pinapanood niya. Halimbawa ng mga ganun, di ba? Nalilito na tayo kapag marami tayong ginagawa ng sabay-sabay. Kaya ako naman nasabi na matalino yung mga taong marunong mag-multitask, ito ay dahil utak kasi yung gumagana sa kanila. Nagagawa nila ng maayos yung mga bagay na ginagawa nila ng sabay-sabay. At kung multitasker ka nga, like mo naman itong video na ito bago pa i-like ng iba. Sign na matalino ka nga talaga. Ito ay kapag nakakaisip ka ng mga magagandang bagay na hindi naiisip ng iba. Naranasan nyo na ba minsan sa buhay nyo yung ganyan? Yung tipong maraming tao ang namumroblema kung papaano nila susolusyonan yung problema nila, pero ikaw, isang beses ka lang tanungin, alam mo na kagad yung gagawin. So kapag ganyan nga, isa yan sa malaking sign na matalino ka nga talaga. Kasi sa dinami-dami ba naman ng mga taong nasa paligid nyo, ikaw lang ang nakaisip. Isa pang halimbawa nito ay halimbawa writer ka. Kailangan mong gumawa ng interesting movie na kung saan papatok sa mga viewers. Yung iba ang naiisip nilang movie ay yung kabit-kabit. Yung iba naman ang naiisip nila, mag-inang naghiwalay sa ospital. Sanggol pa lang yung bata bago sila magkahiwalay ng mahabang panahon. At etong nanay biglang yumaman. Naging matapobre nung yumaman na. Kaya inaapi-api niya yung mga katulong niya. At bandang huli, isa sa mga katulong niya na inaapi-api niya, malalaman niya na anak niya pala yun. Madalas ganun, di ba? Common yung mga naiisip ng iba, pero ikaw, iba yung naiisip mo. Yung tema tungkol sa sakit naman para maiba. At ang mga naiisip mo dyan ay yung dagang na leptospirosis, paniking na COVID-19, ahas na nalason dahil sa tindi ng kamandag niya. O di ba kapag ganun, matalino ka kasi ikaw lang nakaisip nun eh. Pang-anim na sign na matalino ang isang tao o matalino ka nga talaga, ito ay kapag marami kang intelligence. Pag sinabi nating intelligence, ito ay talent. Talent ang alam natin dyan. So kapag ikaw marami kang talent, isa yan sa mga sign na matalino ka nga talaga at alam ko na hindi yan imposible. Kasi marami namang tao na hindi lang isa yung intelligence nila. Sa halip, marami. Kaya tinatawag nila itong multiple intelligence at ito ay pinropose ni Howard Gardner, di ko alam yung pronunciation, di lang ako sure, pero wala akong pakialam sa pronunciation ng pangalan niya. Kabilang dito yung bodily kinesthetic, kapag magaling ka sa sports o magaling kang sumayaw, yung musical intelligence, kapag magaling ka sa instruments at magaling kang kumanta, verbal linguistic intelligence naman, kapag magaling ka sa mga words, magaling kang magsalita, mathematical intelligence naman, kapag magaling ka sa math, at interpersonal, kapag magaling kang makisalamuha sa ibang tao. Marami pa sila eh. Kasi naglalaro yan sa walong intelligence, walong multiple intelligence. So ngayon, paano ko nasabi na matalino ang isang tao kung higit sa isa yung intelligence niya o talented siya? Siyempre, hindi ka naman magiging talented kung hindi ka matalino. Hindi ka magiging magaling mag-drawing kung hindi gumagana ng maayos yung imagination mo. Hindi ka magiging magaling mag-basketball, hindi ka magiging magaling sa pagkanta kung may problema ka sa pag-iisip. Once na may talent ka kasi, utak yung nagpapagana sa'yo dyan. At yun yung anim na signs na matalino ang isang tao. So ngayon, comment ka nga sa baba kung matalino ka nga o hindi base sa video na napanood mo ngayon.